Sa panahon po ngayon ng kagipitan, tila naipit sa kalamnang sikmura at panganib ang mahawa sa COVID-19 yung mga libong-libong residente ng ilang barangay na pumila sa isang lugar kung saan nagbibigayan ng ayuda ang physical distancing at iba pang mga health protocol nalimutan na para lang makakuha ng ayudang bigas at burger steak. Nakatutok si Ian Cruz. Siksikan at wala na talagang distansya. Kuha ito ng isang concerned citizen sa pila ng bigayan ng ayuda sa Liwanag Street, Barangay Matandang Balara, Quezon City, bandang alas 5 ng hapon kahapon. Sa isa pang video ng isa pang concerned citizen, makikita si Konsehal Franz Pumaren at kinakausap ang mga nakapila. Kung sa harap ni Pumaren may distansya pa kahit paano ang nakapila, ang mga tao sa dulo ng pila, siksika na. Sa CCTV video mula sa barangay, alas 2 ng hapon nang dumating ang mga tao. Kahit pa umulan, ang ilan di umalis sa pila. Alos karamihan dito sa lugar namin is mga bandang maggabi na. Nagpila kami dito dahil gawa nga ng sobra talagang daming tao. Hindi namin alam kung ano. Ang alam lang namin na nabibigyan ng anong yan, yung bigas na yan. Sabi ng chairman ng barangay, umaga nang matanggap ng kanyang staff ang coordination letter para sa Franz Meals on Wheels na pirmado ni Councilor Pumaren. Pero hapon na raw nang malaman ni Barangay Chairman Alan Franza na libo-libo pala ang dadalo sa nasabing aktibidad. Nagulat din lang kami dahil nga napakarami pala nung kanilang pinapila na binigyan ng staff. At isa rin sa kinagulat ko, ang pagkakakala ko, ang pipila lang yung mismong lugar na naandun. Mayroong mga taga-ibang lugar sa barangay na pumila din doon. Alas 9 na raw ng gabi natapos ang pamamahagi ng ayuda ng bigas, burger steak, face mask, face shield at bottled water. Kaya kanina, pinakiusapan na niya ang mga pumila sa ayuda. Sa inyong lahat, lalong-lalo na po doon sa mga pumila sa community pantry kahapon po, na ginanap po sa oras na alas 4 hanggang alas 9 ng gabi. Kayo po ay aming inaabisuhan at pinakikiusapan na pansamantala po kayong mag-self-quarantine habang hindi pa po nagagawa ang mass swab testing. Ang mga nakatanggap ng ayuda, susunod daw. Kung self-quarantine naman po kami, wala naman po kaming magagawa. Siyempre, susunod lang kami. Ang mali lang po kasi binagsak lang nila ng isang di ba, isang area lang. Ang ilang residente raw talagang sinadyang di pumila kahapon. Hindi kami talaga pumila diyan. Ito lang po kami. Ayaw po nung anak ko kasi matanda na ako, senior na po kasi ako. Ayon sa mga nakausap nating residente, hindi naman daw dadami ng gusto yung mga pumila sa ayuda kung natupad lamang ng mga taga rito lamang sana ang bibigyan nito. Paliwanag di Pumaren, nakipag-ugnay naman daw sila sa barangay. Maayos naman daw sana ang kanilang distribusyon kung hindi lang daw umulan. Fortunate nung umulan, umalis sila sa pila. Ngayon, nung medyo nawala yung ulan, nagagawa na sa pila. Yun po yung talaga nakita naman po natin dyan sa video. Si Pumaren nakatanggap na raw ng show cause order mula kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ang sa akin lang naman, this is not really a social event or a recreational event. This is one way of giving help sa tao. Ito po ay ayuda. Ito ay pagbibigay po ng pagkain. Kung nagkamali man po ako o yung sa ganung pagkakataon, well, I'm very sorry about that. Pero hindi naman namin intention na magkaroon ng ganitong chaos. Ang City Epidemiology and Surveillance Unit nagsasagawa na raw ng contact tracing. Self-monitoring ang kailangan para doon sa mga possible na exposed dun sa gathering kahapon. And then by Monday, that's after 7 days, we'll conduct a mass testing dun sa lugar na yun. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.